Tumaas ng husto ang level of competition sa pagpasok ng Invitational 2023. Sa pagbabalik indoor ng mga tinaguriang arena ng beach volleyball at ang pagdating ng mga standout rookies mula UAAP at NCAA ay lalong humigpit ang labanan ng mga volleyball star upang mapabilang sa inaasam na team starting six. Lalong humigpit ang tagisan ng mga players especially doon sa mga team na nasa laylayan na hirap makapag-uwi ng medalya. No choice si coach kundi ibangko ang mga star player na minsan nagbuhat ng kanyang team upang magkaroon ng mas solidong team starting six at makamit ang inaasam na podium finish. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang mga dating buhatera na ngayon ay isa ng ganap na bench player. At number 10, Isa Molde ng Chocomucho Flying Titans. Si Molde ay alumni ng University of the Philippines, kung saan naging Rookie of the Year ito noong UAAP Season 79. Big Time Awardee din ito sa kauna-unahang Collegiate Conference ng PVL, kung saan nauwi nito ang Best Outside Spiker, Conference MVP at Finals MVP. Ipinakilala ng Chocomucho Flying Titans neto lamang first quarter ng 2022 ang 5'7 Molde upang makatulong sa kampanya ng Flying Titans para sa PVL. Ngunit sa pagpasok ng Invitational 2023 ay isa na itong ganap na bench warmer. Pumalit sa pwesto nito si Cherry Bomb Sisi Rundina. Ngayon nag-overthink ako kasi nga yung laro ko sa training hindi ko siya malabas-labas sa game. Parang gusto ko na siyang itanggal sa isip ko at maglaro na lang talaga. Wala na yung mga sana. At number 9, Alina Bicar ng Cherry Tigo Crossovers. One of a kind setter mula UST Growling Tigers si Alina Bicar. Dahil sa IQ nito pagdating sa setting ay naibangko nito ang new starting setter ng Cherry Tigo na si Jasmine Nabor. Ngunit sa pagpasok ng Invitational Conference ay nagkaroon ito ng injury, dahilan para iset out ito ng Cherry Tigo. Pumalit sa pwesto nito ang multi-awarded setter from NU Lady Bulldogs, Joymy Cagante. At number 8, EJ Laure ng Cherry Tigo Crossovers. Kilala bilang Phoenix of the Philippine Volleyball ang proud mama ni Scarlett na si EJ Laure. Produkto ng UST Golden Tigresses si EJ Laure kung saan nauwi nito ang Rookie of the Year noong UAAP Season 77. Kilala si EJ Laure sa angking galing nito sa cross-court hits. Sa pagpasok ng Invitational Conference ay binangko ito para bigyang daan si Princess Robles. At number 7, Chaka Rangdang ng Cherry Tigo Crossovers. Marami ang nagsasabi na si Chaka Rangdang ang most improved player last PVL Conference, kung saan second best scorer ito ng Cherry Tigo kahit middle blocker ang posisyon nito. Ibinangko ito para bigyang daan si Pongay Gaston. Ngunit always ready ang 5'10 FEU standout anytime na ipasok sa loob ng court. At number 6, Bea De Leon ng Chocomucho Flying Titans o mas kilala bilang BDL ng Ateneo Community. Kilala ang 6-foot middle blocker bilang swagger sa loob ng court. On her final year sa Ateneo ay pinangunahan nito ang team para sa kampiyonato at nakuha nito ang Finals MVP. In total, Bea De Leon has 2 championship under her name. Kapitana ng Chocomucho Flying Titans, ngunit sa pagpasok ng Invitational Conference ay na-elbow ito ni Cherry Dunag. At number 5, Kim Fajardo ng F2 Logistics Cargo Movers. Sinong makakalimot sa 3-time UAAP best setter at 3-time UAAP champion na si Kim Fajardo, ang nag-iisang setter na kayang magbigay ng bangungot kay Gia De Guzman. Ilang beses na rin napasama si Fajardo para sa Philippine National Team. Matagal nagpahinga si Fajardo dahil sa injury. Last quarter ng 2022 ang comeback nito sa volleyball sa muling pagpasok ng F2 Logistics sa lungga ng PVL. Na-elbow ito ni Mars Alba na rookie setter ng F2. Magkasama naman sa ika-apat na pwesto si Namayla Pablo at Ara Galang ng F2 Logistics. Isa sa pinaka-in-demand na volleyball player ng Pinas. Isa si Mayla Pablo sa mga highest paid ng PVL. Pagdating sa skills and awards ay si Mayla Pablo na nga ang pwedeng ihambing kay Eliza Valdez, nakilala sa kanyang malalakas na palo para sa NU Lady Bulldogs. Pinansagan na Typhoon Pablo kung saan buhatera ito ng kanyang team. Malaking bahagi si Mayla Pablo sa third finish ng F2 Logistics last All-Filipino Conference. Sa pagpasok ng Invitational Conference ay binangko ito ni Coach Regine Diego para bigyan daan ang pagiging open hitter ni Ivy Laxmina. Pag-usapang Valdez at Pablo ay hindi mawawala ang pangalan ni Ara Galang. Kilala sa kanyang fake approach kung saan madalas nakaharap ang katawan nito sa cross-court pero sa down-the-line hit ang bagsak ng bola.
dahil sa talento ng Pampanga native ay nakuha nito ang Rookie of the Year noong UAAP Season 74, MVP of the Conference naman sa sumunod na season. Ngunit dahil sa unfortunate injury ay matagal nang may nga si Galang. Last conference ng PVL ay muling nanumbalik sa starting position si Ara Galang. Ngunit binangko din ito ni Coach Regine para bigyang daan si rookie Julina De La Cruz. At number 3, Kat Tolentino ng Choco Mucho. UAAP champion, first best opposite hitter ng UAAP, first best opposite hitter ng PVL Collegiate Conference. Hindi nawala si Kat Tolentino sa top 10 best scorers ng PVL since sumali ang Titans sa naturang liga. Nakilala ang 6'2 towering opposite hitter sa kanyang back row attacks at net defense. Pero dahil sa liability nito, ang floor defense ay mas pinili ni Coach Dante Alinsunurin ang mas maliit pero may depensa na si Caitlin Viray. At number 2, Mika Reyes ng PLDT High Speed Hitters. Isa sa pinakasikat na manlalaro ng Lasal itong si Mika Reyes. 3-time UAAP champion na unang nakilala sa kanyang boyish gesture at swag sa loob ng court. Mas nakilala ito ng volleyball fans nang pinili nito na mas umundad sa labas ng comfort zone nito sa pag-alis nito sa poder ni Coach Ramil De Jesus. Kung saan kaliwat ka ng mga award na best blocker ang naibulsa nito sa ilalim ng kanyang pangalan. Pinakamahusay na middle blocker ng PLDT, bukod dito ang kanyang leadership bilang isang kapitana. Ngunit dahil sa shoulder injury ay napilitang ibangko ito ni Coach Ricard Ford. Hahalili pansamantala sa bakanting posisyon ni Mika si UST standout Pretty Jessa De Leon. At number 1, Michelle Gumabao ng Creamline Cool Smashers. Isa sa pinakasikat na volleyballista ng Pinas kung saan hinahangaan ito mapalocal man o international. Bukod kasi sa mataas na IQ nito sa sport na volleyball ay pambihira din ang taglay nitong ganda. Produkto si Michelle Gumabao ng Lasal Lady Spikers kung saan nakatatlong kampiyonato ito para sa Lasal. 2-time best blocker at finals MVP sa huling taon nito sa UAAP. Mas hinangaan ang talento ni Michelle Gumabao simula nung nalipat ito para sa Creamline Cool Smashers. Parte ng makasaysayang 6th place finish ng Creamline-led national team para sa AVC Challenge Cup for Women. Last PVL All-Filipino Conference ay naibulsa nito ang best opposite spiker. Top spiker naman pagdating sa attack efficiency. Naging kasangkapan si Michelle Gumabao sa ika-anim na championship ng Creamline. Ngunit sa pagpasok ng Invitational 2023 ay sa sideline na lang masisilayan ang alindog ni Michelle Gumabao. Sa pagbabalik ni Eliza Valdez sa starting six ng Creamline ay uupo muna si Michelle Gumabao para painitin ang bench ng ice cream team. Maraming factor ang pagbangko sa star player ng isang team. Marahil liability ito ng isang team kung saan ito ang sentro ng opensa, na kung minsan ay nagdudulot ng downfall sa isang team. Marahil si star player ay may iniindang injury kung saan kailangan muna itong ipahinga ni coach. O di kaya biktima si star player ng palit sistema, kung saan itsapwera na ito sa pagpasok ng bagong coach at bagong sistema. Ano pa man ang dahilan sa pagbangko sa ating paboritong manlalaro ay tanging suporta na lang ang ating magagawa. At the end of the day, nasa coach pa rin ang final decision. Dahil sila lang ang mas nakakaunawa sa pinagdadaanan ng kanilang manlalaro. At sila rin ang nakakaalam kung paano mapaunlad ang ating mga paboritong koponan. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.